Trip Kuto Vlogs with the gorgeous, fantastic, and fabulous Miss Mike. So there guys, welcome to my Chanel. So today, I don't know if you can see it at my back, is a very special day because we are going to be cultured today. Yes, we are gonna be cultured kasi pupunta tayo sa isang museum. Actually guys, to be very honest, I've never been to any proper museum yet. Kahit sa Philippines, wala pa akong napupuntahang museum. So this is gonna be my first museum experience. This is gonna be my first museum visit. And it's gonna be at, tingnan natin guys, at the Bangkok Art and Culture Center. So there. So, Bangkok Art and Culture Center guys is just right in front of MBK Center. Now, dun sana ako sa main entrance sa baba papasok. Kaso lang guys, ang Genitron, Super Genite, di ko kinikerry. Kaya dito na lang ako sa, parang may nakita akong entrance dito sa second level. Now, sa mga hindi nakakaalam guys, mahilig ako sa art. O kasi, any form. Basta maganda, basta it catches my attention, nagugustuhan ko siya, maliban sa kaya ako mahilig sa art kasi ma-art din ako. Charit! So, ganun yun guys, ganun ang mga eksema. So, ayun na guys, mapunta na tayo sa second level entrance. Hopefully, walang bayad. Hopefully, pwede mag-video sa loob para I can show you what's inside. So, eto guys, yung entrance niya. Ayan, so may nakalagay na Chimeneline. Ayan, so pasok na tayo guys. So ayun guys, nasa loob na ako. Napaka nice nila kasi tinanong ko kung free, sabi free daw. Tapos tinanong ko if I can take pictures, sabi I can daw, di ba? Ang bongga dito sa ano, sa Bangkok, hindi masyadong maarte when it comes to, you know, mga taking pictures and all. So ayan, let's check ito guys. Tingnan natin yung kung anong mga eksema dito. So, level B art library, function room, people's gallery, exhibition gallery, studio meeting rooms, auditorium rooms, office friends, main exhibition galleries, nasa 7th and 9th floor. So, kailangan ata nating puntahan yung 7th and 9th floor. Ayan guys, meron ditong mga artwork. Now, mga normal lang siya na artwork. So, ewan ko kung contemporary or modern ang tawag dyan. Kasi parang it's combination of words and pictures na pinag-eme-eme. So, punta naman tayo sa kabila. So, ito naman yun guys. So, bahala na kayo guys tingin-tingin ang mga kung ano-ano mga makikita nyong ma-appreciate nyo, ganon. Basta ako, take-take lang ako ng mga videos. And guys, ang dami mga estudyamos na nagtutour. So we are going to the next level. Tingnan natin kung anong meron sa next level. So ayan guys, sa loob nitong museum, meron ding mga stores or for whatever reasons na gusto mong mamili ng kung ano. So dito na tayo guys, kung makikita nyo, parang the finalists of the reportage category. Parang photography ata to. Ayan. So ito naman the winner prizes of reportage category. Ayan.
Tapos ito naman yung the special prices of campaign category. Ang ganda nito, guys. So super. Ganda na pagkakakuha. Perfect. Tapos ito naman the winner prices of campaign category. Ayan. So ito din ang ganda din ito, guys. So the first prize. Ayan. Sustainable Essence ang title. From Myanmar. Ang ganda. Ito naman the finalist of campaign category. So ito din, guys, ang ganda din nito, oh. Super. Ayan, oh. So this is from Thailand. Ito din, ang ganda din nito, oh. Ewan ko, nakikita niyo ba yan, guys? Ayan, oh. Super ganda. May mga taong maliliit. Solar panels. So ayan. Tapos ano pa ba? Ang daming magaganda. So dito naman tayo sa Sciences is Out There. So ito naman yung mga pictures of Sciences Kinem. Ito, oh, ang ganda, oh. Ayan. Maganda siya. Tapos ito din, maganda din to, guys, oh. Ayan, oh. Ipapakita ko sa inyo, ayan, oh. Maganda din, oh. Tapos ito, elevate escalators. Ayan, escalator. Ayan, oh. Ang ganda din. Kahit na ito, guys, oh, tingnan nyo. Super ganda. Ang dami magaganda. Ito din, guys, oh. Ang ganda itong ilagay sa ano? Ang ganda ilagay sa, ano yun, sa loob ng bahay mo. Ito naman, guys, shop ng museum. Tapos, may mga locker. I don't know kung para saan yan. Basahin natin to, guys. Nakalagay dyan ito, oh. Nakalagay dyan. The Bangkok Art and Culture Center, an art project initiated and campaigned for by the Artist Network with the enthusiastic support of art-loving citizens, established and supported by Bangkok Metropolitan Administration, operated under the Bangkok Art and Culture Center Foundation. So, ang ganda, guys, ito, oh, may terrace siya dyan sa labas. Kung gusto mo mag-kimi-kimi. Ang ganda, ewan ko kung pwedeng lumabas. Tapos ayan, guys, oh, kung makikita nyo, ayan na yung Siam Discovery. Tapos ayan naman yung MBK Center. So, anuhin natin, guys, let us explore. So, explore natin yung Chimene Maze. So, ito naman is Head of Ideas. Steedler ata. Mga pics, mga drawings. So, drawings using Steedler ata. Ayan, oh, ang ganda, oh. Ayan, guys, oh, maganda siya. So, ayan, hindi ko maipokus. Ayan, oh, ayan. Tapos, ito din, oh. Ang ganda din itong pagkakagawa nito, oh. Tapos, let's go here pa. Tapos, meron pa palang auditorium. Napakalaki. This is so, ano, this is so fabulous. Tapos is this is drawn using Steedler pencils. Ayan. So tingnan natin kung ano pang meron. So, ito ang ganda, oh. Steedler. Ayan. Tapos ito din ang ganda din, guys, oh. So let's go up again. So ayan, tingnan niyo, guys, yung drama ng building na to. Yung pagkakadesign niya. Ayan, o. Oh. Diba? Hanggang sa taas. Madrama din, diba? Mga kapatid. Ayan. So, yon. So, ito tayo, guys, naglalakad sa parang paikot na, ano, paikot na keme. Tingnan natin kung merong eksema doon sa loob. Kasi, parang kung yun lang yung mga exhibit. Parang kulang naman. Parang nakakaviti naman. So let's see kung anong meron up there.
Ayun guys, tapos na ako. So, yung napagtanungan kong girl dun sa exhibition floor, bawal daw tong DJI Pocket to po. So, pero dapat hindi naman kasi hindi naman sa for commercial use, diba? For personal use lang naman. So, siguro, depende sa napagtanungan. Napagtanungan ko bawal sa kanya. So, ang ginawa ko na lang guys, yun na nga, I took pictures kasi pwede naman mag-picture basta wala lang flash. So, I'll took pictures tapos yun na lang yung pinakita ko sa inyo. Bit by bit sa video. And then, masasabi ko lang guys is, this is a pretty new ano, pretty new, I don't know if it's, this is a museum kasi ang nakalagay is Art and Culture Center. So parang hindi ko alam kung maiko-consider ko ba siyang museum or what kasi wala naman masyadong ano, walang masyadong collection of art like from the oldest to the newest. So, and may mga floors saka may mga parts ng building na parang inaayos nila. So probably the reason why konti yung makikita kasi marami silang mga installation na ginagawa. So but then again, it's still a very relaxing thing to do here in Bangkok. Diba parang away from the usual tourist spots where there are a lot of people. Dito naman is, you know, parang ano ka lang dito, air conditioned, tahimik, maraming mga bata, may mga estudyante, meron ding mga paisa-isa mga tourist. So, di na masama, nakaka-relax siya. I like it. So, for those of you guys who love art, you can go here in Bangkok Arts and Culture Center. And this is at the very end of the train station, National Stadium yung train station, and right in front of MBK Center. So there guys, thank you so much for watching. I hope you had a great day. And yeah, don't forget to subscribe and like my videos. Thank you so much. God bless, mama. Hello guys, ihabol ko lang kasi nung papauwi na pala ako, papababa na ako ng ano, ng from the higher floors of the building. Meron ako nadaan ng parang dalawang artist na may shop doon wherein you can have your portrait drawn. Kung gusto mo magpa-drawing ng itsura mo, ng mukha mo, meron doon. Tapos, nakot yung attention ko ng isa kasi meron siyang foreigner girl, ang ganda-ganda ng girl, na ang ganda-ganda ng pagkaka-drawing ni kuya. Tapos doon naman sa kabila, merong mga advertisement na 400 baht daw. Tapos parang simple ano lang, simple black pencil drawing. Yung kay kuya, may color. So, nung in-appreciate ko talaga, sinabihan ko yung foreigner na girl na sabi ko, I like it, it's beautiful. Tapos, kinausap ako nung artist, sabi nung artist, 300 lang daw. So, parang doon sa kabila, 400. Tapos, black and white lang na pencil. Samantalang dito kay kuya, 300. Colored na. And ang galing niya pa gumawa. As in talaga, ang galing. Kaya, nakot yung attention ko kasi ang galing niyang gumawa. So, yun guys, nagpagawa rin ako ng sarili kong portrait for 300 pesos, 300 baht only. I will put here the conversion in peso. And ang ganda kasi colored siya. Tapos, kuha niya talaga yung itsura ko. So, tapos, it was a nice experience around siguro aabot din ng 1 hour, close to 1 hour, pero hindi naman 1 hour yung nakaupo ako doon. And then, yun, after noon, ibibigay niya na sa iyo yung portrait. Mayroon siyang in-spray na something, pakatapos inilagay niya sa plastic, tapos ni-roll niya na. So, masaya ako guys, kasi for only 300 baht, I was able to have my portrait drawn. And kung sa Philippines siya, alam ko, baka umabot pa nga ng mga 1,500 to 5,000 yung ganong mga portrait drawing. So, nakamura ako. Tapos, souvenir ko pa siya sa Bangkok. And ang napakaganda doon, guys, is lifetime ko na siya kasama. Kasi, yung ganong mga art, pag pina-frame mo, forever mo na siya kasama. Unless, of course, ma-damage ng kung ano mga bagay. But then, pag naingatan mo naman siya, hinilang mo naman siya sa wall mo, eh, forever mo na siya kasama. So, it's gonna be forever my souvenir dito sa Bangkok kasi pinirmahan niya pa tapos nilagyan niya Bangkok, Thailand. So,
I'm gonna be showing you guys the portrait na ginawa ni Kuya. And itsura ni Kuya, papakita ko din sa inyo. And yun, so thank you so much guys. Hinihabol ko lang kasi natuwa ako sa yun, sa pagkakaroon ng portrait. Kasi it's the very first time that I did that. Wala pa akong ibang portrait drawing na ganun. So again, thank you so much for watching. Thank you, have a great day, and God bless. Mama. Maraming salamat. Please follow and subscribe. God bless!